Halos 10 Pilipino sa isang oras ang namamatay sanhi ng mga lason na nanggagaling sa usok ng sigarilyo. Karamihan sa mga namamatay ay yung mga biktima lamang sa tinatawag nating second-hand smoking. Anong oras na ba? Patay na lang ko ni nanay. Babe, aalis ka na? Mag-una na ako, babe. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po si Linfield, ang inyong lingkod sa programang Bakas ng Kahapon. Dear Ate Lin, ito po pala si Bunso, ang tinuturing na pasaway at walang patutunguhan sa buhay. Sa hudyat ng kapalaran, ay biglang nagbago ang aming relasyon simula nang iniwan kami ni Papa na nanggaling sa sakit ng chronic obstructive pulmonary disease. Galing ako sa house party. Alapit lang. Diyon lang sa kabilang bahay. Aga-aga naninigarilyo ka. Halos di ka na pumapasok, Bunso, ah. Nag-aaral ka ba ba? Umayos ka nga. Halos hindi na nga makahinga si Mama Des sa kagadabaw para sa atin. Kailan mo ba mabibigyan ko hulugan yan? Ano pa? Sige pa. Peres lang naman kayo eh. Pinagtutulungan yung ako. Diyan kayo magaling. Ano sabi mo? Kuya, wag. Umayos ka ha. Wala kang respeto. Ano kayo? Tumigil na nga kayo. Ayoko magkawata-kwata kayo. Alam na nangyayari sa inyo. Ikaw, Ma, isa ka pa. Peres-peres lang kayo. Alis na nga. Isip mo'y litong-lito sa mga bagong nais mong malimot. Bakit bang bumabalaki day ang iyong mundo ginagalawan? Hello, babe. Labas sa'yo mamayang gabi. Bad trip ako dito sa bahay. Si Bunso, asan kaya siya? Yun o, si Bunso. Oo nga, no? Parang kilala ko to, ah. Oh, ay, my Bunso. God! Tara na! Kilang. So, mag-inuman tayo? Tara! Inuman tayo! Tara, pasok ko sa loob. Maring! 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 Dumaan ba dyan si Bunso? Wala, hindi ko nakita. Baka doon. Gabi na kasi, hindi pa nakauwi eh. Sige, Maring, salamat ha. Alis na muna ako, hahanapin ko si Bunso. Uy, Bunso, nandiyan ka lang pala. Halika nga dito. Ano bang ginagawa mo dyan? Halika nga! Itong batang ito, ano bang nangyayari sa'yo? Ba't anong ka ba ginagawa mo dito, Ma? Ano bang pagkakamali ko? Bakit ka nagkakaganyan? Anong pakialam mo sa mga ginagawa ko? Halika nga dito! Ano ba? Ano ba? Ano bang gusto mo sa buhay mo? Wow! At nagtanong ka pa! Kayong lahat ang nagtulak sa akin na maging ganito! Ano bang nangyayari sa'yo, anak? Bunso! Umalis ka na! Umalis ka na! Panginoon, ang gusto ko lang naman bilang isang ina, magkaroon ng magandang buhay ang mga anak ko, lalo na si Bunso. Pero bakit ganito, Panginoon? Saan ako magkawali? Thank you.
Morning, Doc. Morning, Ma'am. Magandang umaga po sa inyo. Ano kung may paglilingkod ko? Doc, kasi kagabi, nagsuka ako ng dugo. Saka itong ulo ko, ito ng trabaho na. Ilang araw na ho bang umunyo? Ay, matagal na ho. Simula ng tumungo ko. Yung bunso po na tinigaliyo. Hindi na natanggal itong ubo ko. Kung sa ganun po, yung bunso mo pa yata ang nagbigay ng ganyang karamdaman sa inyo. Ayaw po kasi kung tumigil. Meron po akong ibibigay na gamot, Mrs. Kailangan niyo po itong kumpletohin. Sa lalong madaling panahon po, ha? Yes, Doc. Maraming salamat po, Doc. Sige. Sige, Doc. Alis na ako, Doc. Thank you po. Inilihim ni Mama ang maluban niyang karamdaman. Ang pagtamo ng stage 4 lung cancer sa matagal na Mama? Panahon. Mama? Mama! Ano nangyari sa'yo? Mama! Agnes! Po! Bisan mo! Tumawa ka ng ambulance! Bakit? Ang nangyari? Inimitay si Mama! Saglit! Silis! Sa bawat lasap ko ng perang ibinibigay niya at sa pagsusunog ko ng sigarilyo, unti-unti ko na rin palang sinusunog at pinapatag ang buhay ng Mama ko. Lumaman ka, Ma! Wala ka sa piling ko, hindi ito matatanggap ng puso ko. Kuya, bilisan mo! Mama! Saglit! Bawat pangarap, kuya, mama! May biglang maglalaho, mama! Mawawalang saysay ang mga buhay. So at sa aking pag-ising, ako'y iyong yakapin. At sabihin mong ako'y mahal mo rin. At mawala ka, hindi ko makatala. Kaya ni Mama! Harapin ang bukas ng nag-iisa. Kunin ko muna to, friends, ha? A boyfriend. Hello? Bunso! Oh, ano? Asan ka ba? Anong kailangan mo? Wala na si Mama! Ano? Hindi ko maintindihan ang nararamdaman ko, Ate Lynn. Lalo na noong malaman kong iniwan na kami ni Mama. Napakabilis kumalat ng cancer cells sa kanyang katawan na wala man lamang akong kamalay-malay. Mama! Ba't mo kami iniwan? Ba't ang aga? Mama naman eh! Naiiwan ka! Kuya! Asan na ba si Bunso?
para akong pinatay sa harapan ng sarili kong konsensya. Wala akong kwentang anak. Hindi ko gusto ang nangyari. Mahal na mahal kita. Kahit hindi mo narandam kung buhay ka pa. Bakit mo kami iniwan, Mama? Mama. Mama. Bakit mo kami iniwan, Mama? Sa pag-uus ng na sa haplos ng langit, alaan mo Mama, sana mapatawad mo ako sa lahat-lahat ng aking kasalanan, sa pagiging suwail ko na anak, sa lahat ng pasakit na ibinigay ko sa iyo, Mama. Hindi ko mapapatawad ang sarili ko sa sinapit mo, nang dahil sa aking bisyo na pagpaninigarilyo. Napakasama akong anak, sana hindi mo na lang ako minahal, sana hindi mo na lang ako inalagaan. Hindi ko man lang nasuklian ang kabutihan mo. Pinapangako ko sa iyo, Mama, sa simula sa araw na ito, dito sa puntod mo, sisibol ang pinabago mong anak. Ang iyong anak na magiging isang matagumpay na advocacy leader ng anti-smoking campaign. Sa kasamaang palad, ay na-diagnose pa ko ng laryngeal cancer dulot ng bisyo kong paninigarilyo. Nang hinayang at buong katapang kong nilabanan ang sakit na ito, na kahit nawala na ako ng boses sa pagtanggal ng vocal cords ko, ay pinanindigan ko pa rin ang aking pangako kay Mama na magiging leader ako sa Tobacco Control Movement dito sa ating bansa. Kahit gumagamit na lang ako ng handheld electronic device para magsilbing vocal cords ko upang ako'y makapagsalita, ipinagpatuloy ko pa rin ang aking layuning ipakita sa buong mundo ang realidad ng mga nakakamatay na epekto ng paninigarilyo. Ipinagmamalaki ko po ngayon ang pagiging pangulo ng Tobacco Control Awareness and Campaign dito sa ating bansa. Mga kaibigan, wala pa rin tao na ang hangarin ay patayin ang kanyang mahal sa buhay. Lalo na't ang pinag-uusapan ay ang sarili nating ina. May mga panahon na dala ng hindi pagkakaintindihan ay mapupunta tayo sa maling daan. Hindi maipagkakaila na ang pagpaninigarilyo ay isa sa nakakamatay na bisyo sa iba't ibang aspeto ng ating buhay. Mas masakit tanggapin kung ikaw mismo na gumagamit sa sigarilyo ang dahilan sa pagkawala ng mahal mo sa buhay. Isa si Bunso sa mga biktima ng nakaka-addict na sigarilyo. Magtulong-tulong po tayong lutasin ang problema ukol sa paninigarilyo dito sa ating bansa. Sabay-sabay po natin isulong ang anti-smoking awareness and campaign sa iba't ibang bahagi ng ating mundo. Kung ang buhay ay isang umagang nakangiti at ikaw ay ang lupang sinusuyo ng bituin, di mo man sinasabi.